Hyundai Santa Fe from Cagayan de Oro, pull out from kasagbutan at dinala sa walang kasiguraduhang maayos. Check lang natin yung kahimtang dito. So yan, kita natin yung ECU na hindi na nila ibinalik pa. Ede, wow. Ngayon naman, i-check natin ang engine kung ano yung kahimtang. Kita natin na sinaw-sinaw pa naman. Binalik ko lang muna yung ECU dito. Pasok, Matski. Kita natin na malakas naman yung redundo. Ang problema, ayaw talagang tumulo yung andar. So yan, kita natin nakailaw pa yung check engine. Ngayon ay alamin natin kung ano ba talaga yung problema dito. Bakit kaya nahirapan silang pausukin ang tambutso ng sasakyan na to? So ayan, kita natin na nagsimula tayo sa mga fuse dito. So syempre ganun naman talaga. Pati na rin dito sa ilalim ng manubila, marami ding mga fuse dito. Pagkatapos kong ma-check ay okay lang naman lahat. Kaya ngayon ay tingnan natin yung fuel natin kung ano ba yung kahimtang. Okay, on off sa. Restart. Kahit nakaridundo na ay wala pa rin fuel na pumugsit-pugsit. Kaya ang ginawa ko, chinik ko rin yung supply ng mga injector natin. Restart. Start. Okay, perfect. Start ta. Ayun, makikita natin na hindi man lang gumalaw yung multi-tester. Dito naman ay ginamitan ko ng bulang kristal. So ayan, powertrain control module, no response. Ito yung dahilan bakit ayaw talagang umusok yung tambutso ng sasakyan natin. Dahil sa nag-loose communication yung ECU natin, ang ginawa ko dito ay tiningnan ko yung wiring diagram natin kung saan ba to posibleng nagka-problema. So bali ito yung diagram na tiningnan ko. Siyempre kasabay nung pagtingin-tingin natin ng wiring diagram ay ginalaw-galaw ko rin yung mga wirings natin dito. So binuksan ko yung mga nilagyan ng mga balot-balot ng ice candy. Ayan, pinaslak ko ulit yung ECU tapos nag-taste na ako. Ganito kasi yung paraan ko para makakuha ako ng tamang diagnose. So syempre ay iniiwasan nating magkamali dito, baka pusil-pusilin tayo nung may-ari pag nagkamali tayo ng diagnose. Pero kung may bullet drop naman kayo, okay lang yan na magkamali kayo ng diagnose. Bahala na kayo kung pusil-pusilin yung agtang ninyo. Pasensya na kayo nung kameraman natin, sobrang layo. Bakit naman kaya hindi niya nilapit yung kamera? Medyo may kabubuhan din yung kameraman natin. Siyempre alangan namang malalaman ko pa focus na focus ako sa trabaho ko dito. In short, laktod tayo para maintindihan nyo yung problema. Ang ginawa ko dito, ginamitan ko ng lagnot, dalaibot yung ECU natin, tapos simhot-simhot ng konti. So ayan, ang ginawa namin ay binuksan namin yung ECU natin at nang malaman natin kung ano yung kahimtang. Pasok, Matski. So yun guys, kita natin na wala namang nasunog dito. Pero yung problema ng ECU natin ay lost communication siya. So ibig sabihin, lost communication ay hindi siya ma-communicate. Aw, binignit di ay, tilawan be. Uy, pait man lagi ingon, binignit di man di ay. Dito naman ay pinabili ko ng bagong ECU yung kasama ko. So kailangan kasi nating palitan yung ECU natin. Pagkalipas ng isang oras at maraming buwan ay dumating na yung ECU. So yan, surplus lang ang ECU na to. Ang nagpadala nito ay si Sir Albert De Los Reyes. Maraming salamat pala sa pag-provide ng parts na to, sir. So ngayon ay ginamitan ko na ng handus de la paslak yung ECU natin. Ayan, so dito ay susubukan na nating i-on yung ignition. On off lang, Al. Off. On. Okay, start. Ayun. So
So sobrang lakas na ng pugsit-pugsit. Ibig sabihin ay posible nang umihi-ihi na tong injector natin. Magkakaalaman na tayo dito ngayon. So ang gagawin lang muna natin, check natin yung mga audience natin. Ayun, so nakangiti pa yung iba. On lang. Medyo kinabahan tayo dito. Yon. Off. Kita din. On. Kita natin na gumagalaw off na ng konti yung multi-tester. Start. Yon. Yes. Sara. Off. Yay! One click. Yay! Paano ba yan mga haters natin? Medyo nakangiti na yung mga audience dito. At saka tumunog na talaga yung engine. Legit talaga. So umandar na. Walang check engine yan. Goods na goods. Siyempre kailangan muna nating i-off. At saka i-try munang panda rin kung legit bang one click. Yon. So legit nga. One click talaga. Siyempre, test drive na tayo ng Atras Avanti lang. Bakit tayo Atras Avanti lang ang test drive? Pasok, match key. Bakit tayo hindi makakalabas? Pakita ko sa inyo dito. Yan. Mayroon kasi kaming in-over hole dito na transmission. So ito, Mazda 2. Ito, tapos meron din kaming dalawang EcoSport dito. Yan, so tinanggalan din to ng part, so hindi to tatakbo. Tapos may isa din ditong EcoSport. Yan. Ang ginawa kasi namin dito ay tinanggalan namin to ng transmission. So yan. Tapos dito naman sa harapan ay mayroon ding nakaharang. Yan, medyo busy.